ang Iron Dome ng Israel ang isa sa pinakanakaintriga na air defense system na na-develop sa buong kasaysayan. Ito lamang ang merong operational interceptor solution para i-counter ang mga paparating na rockets, artillery at mortars. Ang Iron Dome ay may kakayang i-intercept lahat ng short-range rockets at artillery shells sa lahat ng klase ng kondisyon ng panahon na may range na 4 kilometers to 70 kilometers. Ang system na ito ay naging kilala sa international, lalo na noong ginamit ito noong 2012 at 2014 na conflict sa Gaza Strip. Ito yung lupain na pinag-aagawan ng Israel at Palestinian State. Pero bakit nga bang Iron Dome ng Israel ang itinuturing na isa sa pinaka-the best at successful na air defense system sa buong mundo? Ang Iron Dome ay mayroong tatlong main components. Una, ang detection and tracking radar. Ito yung radar system na binuo at sariling invention ng ELTA. Ang ELTA ay Israeli Defense Company at subsidiary ng Israel Aerospace Industries in coordination with the IDF o Israeli Defense Forces. Pangalawa sa components ng Iron Dome ay ang Battle Management and Weapon Control. Ito naman ang control center na binuo para sa Rafael Empress System. Ang Rafael Empress System ay Israeli software company. Pangatlo sa components ng Iron Dome ay ang Missile Firing Unit. Ang unit na ito, dito naman nilo-launch ang Tamir Interceptor Missile na gawa rin ng Rafael. Ang Tamir Missile ay equipped ng electro-optic sensors para detalyadong ma-detect at ma-identify ang lokasyon ng target. Ang bawat launcher ay kargado ng 20 piraso na missiles. Ang tatlong components na ito ay nakadisperse sa magkakaibang lokasyon at konektado ito via secured wireless connection. So paano ito nagwo-work? Kapag ang radar na-detect ang paparating na missile ng kalaban, ang information ay ipapasa sa processing unit ng control center at sa pamamagitan ng algorithm, mabilis na ide-detect nito ang sukat ng layo ng missile. Kung ang paparating na missile ay patungo sa mataong lugar o sa isang strategic location, dito na maglo-launch ang missile firing unit para i-intercept ito sa ere. Ang system ng Iron Dome ay pwedeng i-set up sa iba't ibang lokasyon. Ayon sa report, ang bawat Iron Dome system ay may kakayang maprotektahan ang urban area na may sukat na 15,000 na hektarya. Sa ngayon, ang Israel ay protektado ng 10 Iron Dome na nagsisilbing shield sa mga infrastruktura at mamamayan ng Israel. Noong 2012, 5 Iron Dome systems ang dineploy ng Israel sa conflict sa Gaza Strip. Nasa halos 421 na rockets ang inintercept ng Iron Dome. Sabi ng mga eksperto, ang technology na ito ay game changer dahil may katapat na ang mga rockets. Noong 2014 naman, 9 na Iron Dome system ang dineploy ng Israel sa Gaza Strip pa rin. 700 na pinagsamang rockets at mortar shells ang inintercept ng Iron Dome. Ang US Army ay gustong bumili ng 2 batteries ng Iron Dome defense system ng Israel. Ang plano, bibili ito ng 12 launchers, 2 radar at pares ng battle management and weapon control system at 240 na Tamil interceptor missiles. Ang total na halaga nito ay aabot ng $370 million, na kung saan ang $290 million ay kukunin ng US Army mula sa kanilang budget ng 2019 at ang remaining na $80 million ay mula sa kanilang 2020 budget. E bakit nga ba gustong-gustong magkaroon ng Iron Dome defense system ng US? Una, dahil sa background nito, ang Russia at China ay nag-invest talaga ng malaking effort para sa kanilang cruise missile technology. Ito ay para lang mapantayan at maigitan kung ano ang meron sa Amerika. Ang US Army at maging ang US Congress ay sobrang aware sa mga banta ng short at long range cruise missiles. Ang Congress ay agad-agad inaprubahan ang pagkakaroon ng US Army ng 2 batteries ng air defense system para magsilbing protection laban sa cruise missiles. Naging operational ito sa US noong 2020. Ang Iron Dome ng Israel ang napili ng US na swak sa kanilang air defense system.
Kung sa Israel, para sa kanila, ang main objective ng Iron Dome ay para ma-neutralize ang mga rockets at ibang artillery rounds, para sa US Army, ito ang magsisilbing primary defense laban sa cruise missiles. Kumbaga, ito yung mayiging depensa nila sa cruise missiles ng Russia at China. Actually, bago pa nila piliin ang Iron Dome ng Israel, may dalawa na silang unang pinagpilian. Una, ang National Advanced Surface to Air Missile System o NASAMS na mula sa Norway. At pangalawa, ang upgraded variant ng Multi-Mission Launcher o MML. Pero ang Iron Dome ng Israel ang napili dahil nasatisfy nito ang lahat ng requirements ng US, kabilang na ang presyo. Isa pa sa dahilan, dahil nakita ng US ang kakayahan ng Iron Dome ng Israel, katunayan inadapt ito ng US Army dahil sa strong reputation ng performance ng Israeli defense nung nagkaroon nito ng conflict sa Gaza Strip. Noong January 20, 2019, ang Iron Dome system ng Israel ay maraming pinabagsak at pinasabog sa ere ng missile galing Syria. Kaya masasabi talaga na ang Iron Dome ay isa sa pinakakagamit-gamit at pinakasuccessful air defense system sa buong mundo. Actually, bago pa mabili ng US ang Iron Dome ng Israel, meron ng primary existing air defense weapon ang US Army. Ito yung tinatawag nilang Patriot Surface to Air Missile System. Kaso ang presyo ng interceptor missiles nito ay medyo mahal, nasa $2 million kada isa. Kaya isa ito sa dahilan kaya pinili nila ang Iron Dome ng Israel. Dahil bukod sa quality nito, eh mura pa. Eh ang Tamir interceptor missile ng Iron Dome eh nagkakalaga lang ng $100,000 kada isa. Eh ang layo talaga ng diferensya kumpara mo sa $2 million na missile ng Patriot system. Eh ang kailangan ng US Army eh dun sa mga kamura sila. Para syempre, mas maraming interceptor silang madedeploy sa oras ng digmaan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.